Magandang araw guys! Narito muli si Matim Timan na muling gagawa ng mango ice candy pero with graham. Halina! Ang mga sangkap ay isang latang Jersey condensed milk at isang balot ng graham crush. Gagamit din po tayo na isang tasang asukal na puti at isang tasang cassava powder naman ang gamit natin ngayon. At gagamit din po tayo ng isang sachet na tang mango powder at plastic na ice candy. Magpakulo po tayo ng 11 tasang tubig. Mga 7 minuto hanggang 8 minuto. Habang hinihintay po natin itong kumulo ay lagyan natin ng kalahating tasang tubig ang ating cassava powder. At haluin nating mabuti hanggang sa matunaw ito. Ayan, kumukulo na siya. Pahinaan na natin ang apoy. Ilalagay na po natin ang ating tang mango powder. At haluin nating mabuti. Ngayon naman ay ihalo na natin ang ating cassava flour. Muli ay haluin natin mabuti hanggang sa maging creamy ito. Nasa inyo po kung anong gusto nyo unahin, nasa inyo po ang diskarte. Tingnan nyo po, naging creamy na po siya. Ngayon ay ilagay na natin ang ating mango condensed milk. Muli ang walang kamatayang paghahalo. Ngayon ay ihalo na natin ang isang tasang white sugar at haluin. Tikman niyo po ang inyong ginagawa. Kung hindi pa po sapat sa inyo ang tamis, ay maaari naman po ninyong dagdagan ng asukal. Para sa akin ay okay na po ito. Patayin na po ang apoy. Kapag natunaw na ang asukal, ay itabi po muna ito upang lumamig. Mga kalahating oras o hanggang isang oras. Medyo nakakangalay din to ha. Pero okay lang, basta kumikita tayo. Matapos ang isang oras ay medyo mainit pa. Kaya inilagay ko siya sa isang planggana na may malamig na tubig para makapagbalot na tayo. Kung kayo'y pagod na sa paggamit ng wiris ay subukan natin gumamit ng mixer. Oops! Tingnan nyo guys, bumubula. Hindi natin kinakailangan ng mabula. Kaya kinakailangan natin magtiyagang maghalo gamit ang ating wiris. Kaya hindi na natin kailangan gumamit nito. Kaya mainam pa rin gumamit tayo ng wiris. Mas maganda ang pagkaka-creamy. At walang bubbles. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta tiyaga-tiyaga lang. Ihalo na po natin ang ating graham crush at haluin mabuti.
Hinalo ko na po ito, baka po kasi hindi ko na siya matsantsa. Kung ilalagay ko po ang graham diretso sa plastic ay baka po tayo ay kulangin. Pero nasa inyo po kung ano po ang inyong gustong gawin. Okay guys, mag-umpisa na po tayo magbalot gamit ang muntikong sandok at embudo. Pero maglagay po muna tayo ng tubig sa isang bowl at ilagay natin dito ang ating plastic para mapadali ang pagbukas ko nito. Tutok na po natin ang ating bodo sa plastic. At magsandok na po tayo ng ating tinimplang mango ice candy. Ganito po ang sukat na kinakailangan natin para sa halagang 5 piso na aking binibenta. Presyong pangmasa lang po ako, pero depende po sa inyo kung magkano'ng benta nyo. Kaya bumasi po kayo sa pagkakabili nyo ng sangkap ninyo at sa inyong location. Halos isang dangkal din ang haba. Sa mga bago po sa channel ko, ay paki-like and share po. At mag-subscribe and pin ang bell button para notify po kayo sa mga bagong video ko. Tapusin ko lang po ito. Sa wakas, natapos din ang pagbabalot. Para maganda at malinis itong tignan, ay gupitin po natin ang ibabaw ng plastic na excess nito. Ngayon ay bilangin natin upang malaman natin kung ilan ang ibebenta natin. 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Puno na, kuhan pa tayo ng isang tray. T 55 65 65 and 67. Guys, nakagawa tayo ng 67 pieces. A few minutes later, ito po, nasa freezer na po siya. Mga 5 hours ulit, matigas na siya kahit sa ilalim. Ito na po ang ating mango with graham ice candy. Hindi na magtinda na tayo guys. Ito na po ang ating costing. Hanggang sa muli, bye-bye!